Mag-trending ngayon ano, online dahil nga po sa mga nangyayaring earthquakes, hindi lang po sa ating bansa, pero lalo na po sa mga iba't ibang bansa sa buong mundo. And now, here in Baguio, meron din tayong naranasan last year. Mm-hmm. At ganyan din yung mga ating kalapit na probinsya at syudad. Yeah. And now, pinag-uusapan na po sa Congress at sa Senate ang The Big One together with PhilBox of the Philippines. Mm-hmm. Kayo po bilang architect, ano pong masasabi niyo dun sa Big One? Well, we should all prepare for the Big One. It can come anytime. But, huwag na rin naman tayong paranoid, no? Na takot. Kasi, well, one is, buti nga we're having earthquakes, no? Kasi usually, ang big one is yung matagal na hindi gumagalaw. Tapos, pag gumalaw yun, underneath, it's really that strong. Pero, malay natin, kasi ang hirap itansyahin ngayon yung nangyayari, no? Like Turkey. For us here in Baguio, in the government, I will inspect already buildings. I will already see to it na safe yung mga buildings natin, especially government buildings. Yan, nako! I would go for really inspection, form a team, especially here in Baguio. We form a team already that should go around, no, inspecting. And strict monitoring ng mga building na tinatayo, lalo na ngayon. Ma'am, syempre, ang concern natin yung mga buildings ano na yes, owned by the government. Pero bilang ako, residente po ng siyudad ng Baguio, mandato rin po ba kami na i-check din po ang aming mga bahay-bahay kung may mga cracks po pagkatapos po ng earthquake na nararanasan ng isang lugar. Tapos ito po ay maaari namin maisubong sa kanino pong ahensya ng gobyerno. Yes, please. I-inspect na ninyo yung sarili niyong tirahan. And, well, if you don't own it, syempre sa owner. And then, sa barangay. Sa paano paraan po namin malalaman na yung pong building na pinapatayo, matibay po ang pundasyon? Ayun, well, kung yan, babalikan ko na naman yung mga permits natin, no? Kaya tayo nagsasubmit ng mga building permit plans, compliance. Kasi ito, yung sinasubmit natin ay yung mga plano na na-design ng mga licensed and registered architect and engineers. So, kailangan yon. Ibig sabihin, pinag-aralan nila kung ano yung building na itatayo natin. At sila ang nag-design kung ano ang dapat na itayo. Una, dadaan yan sa soil test. So, yung soil test, malalaman kung kaya nung lupa na tatayuan natin yung building na itatayo, no? Gaano kalalim ang huhukayin natin pag lalagyan natin ng pundasyon. Malalaman natin yan sa soil test. At yun din naman ang gagamitin ng mga engineers natin, structural and civil engineers, kung anong klaseng foundation ang ilalagay. Hindi nga natin nakikita, pero nakadesign yan. At pinipirmahan nila yan kasi kung may failure yan, sila ang mananagot. At syempre, after yung foundation, susunod na yan yung mga poste at mga biga. Lahat yan naka-design. And through experience, no, lahat ng building, kahit na nung 1990 earthquake, walang building na nahulog na very well designed. Karamihan na nabumagsak yung mga dinagdagan. No? Yung mga dinagdagan nila na it was designed for a 3-story, ginawa nilang 5. Yun ang mga nag-fail na kasi hindi yan designed for that. So, tsaka hindi lang yan. Siyempre, yung mga naitayo rin on a slope na hindi rin na-design yung foundation for that. So, kailangan makampante tayo kung well-designed ang ating mga struktura. Okay. Ma'am, for example, ako po, ano, magpo-purchase ako ng bahay, ng condo, or ng building for my business. For example lang, ano, yes, nagawa na siya. Gawa na po siya. Ano yung una kong pwedeng hanapin na dokumento para malaman ko na yung pong aking pinipurchase, safe po yung pagkakagawa? Okay. Ano po yung una kong hahanapin? Para kung safe, no? Opo. Well, hindi sa dokumento yun. Dokumento is legality, no? Okay. Kung eto bang titulo mo ay walang annotations na isang law or what. Pero kung tungkol sa safety nung structure, maghanap ka kung may mga cracks. Ba? Unang-una, ikutin mo na yon.
kahit sa loob lang ng bahay, makikita mo kung may mga crack yung flooring. Ano kaya ang cost nun? Pwede rin naman kasi yung substandard yung ginamit na buhos, no? Pero karamihan, tignan ninyo yung poste, mga poste. Kung may mga crack yun, may damage yun. Tsaka mga biga. Hindi naman, may mga cracks yun, normal, no? Mga surface cracks tawag natin sa mga post, sa mga walls. That's immaterial kasi normal yun sa pagpalitada. Pero kung ang mga crack ninyo ay nasa poste, tapos may mga crack dun sa malapit sa mga biga or sa foundation or sa flooring, may structural damage. So, ikutin muna. No? Yung structural integrity ang pinaka-importante pag bumibili kayo ng bahay.